Welcome muli sa Abot Kamay na Pangarap. Marami naman ang kumulo ang dugo sa episode na ito dahil si Zoe na naman ang bida at kawawa na naman itong si Annaline dahil sa kagagawa ni Moira at sa pagpapatuloy ng ating kwento nagkita si Dr. Carlos at si Lynette sa hospital at sinabi ito na kung tatanggalin man si Annaline sa Apex ay bukas ito ang Eastridge at tinanong din ito ni Tiang Susan na baka pwede rin siya mag-apply sa Apex at ang sagot naman ni Dr. Carlos kapag lumipat ito si Annaline ay kasama na rin siya. Bigla naman ito dumating si Annaline at tinanong ang nanay niya kung ano ang ginagawa dito at tinanong ito ni Lynette kung ano ang nangyari sa kamay niya at dito na sinabi ni Annaline ang katotohanan na hold up ito ngunit hindi naman kinuha ang kanyang pera at cellphone at ang tanging intention lang ng hold upper ay saksakin ang kanyang kamay at dito na nagduda si Tiang Susan na tiyak na si Moira na naman ang nag-utos dito. Dahil sa mga ganun na galawan ay napapanood niya na ito sa mga teleserye na ginagawa ng mga kontrabida. Samantala itong si Zoe ay gusto na naman Sir Ann kay Dr. Meneses na lumalaki daw ito ang ulo ni Annaline dahil anak ito ng kanyang daddy pero sinabi naman ni Dr. Meneses na hindi ito ang pagkakilala niya kay Dr. Annaline at tiyak daw na may valid reason ito kung bakit nag-walk out ito sa operation. Dumating naman ito si Bridget at ang asawa ng pasyente na isang senador at tinanong ito kung saan si Dr. Annaline dahil niya magpasalamat sa successful operation ng kanyang daddy pero agad naman ito si Zoe ang sumagot na wala daw kinalaman si Annaline sa operation dahil nag-walk out ito at siniraan ito si Annaline sa asawa ng senador at sinabi ito ng asawa ng senador na napaka malpatient at tinanong ito si Bridget na ano ba naman yan na klaseng doctor si Annaline na bigla iniwan ang kanyang daddy at sinabi ito ni Bridget na hindi ganun ang pagkakilala niya kay Dr. Annaline at sumagot naman itong si Zoe na wrong impression lang daw ang pagkakilala niya kay Annaline at nagpasalamat ito ang asawa ng senador kay Zoe na kung hindi dahil kay Zoe ay hindi na operahan ang kanyang asawa at sinabi niya na mula ngayon ay si Zoe na ang magiging doktor ng senador. Samantala kinausap naman ito ni Dr. Meneses si Annaline na kung talaga ang nangyari at nalaman niya na ito na injury ang kamay ni Annaline at sinabi na magpagaling na lang ito huwag mag-alala at marami pa naman sila pagsamahan na ibang operation. Samantala kinumpronta naman ito ni Lynette si Moira na kung may kinalaman ito sa nangyari kay Annaline at dito na nga nagsimula ang gulo at bigla naman ito dumating si Giselle para awatin ito at sinabihan ito sina Lynette na band na sila sa hospital, samantala itong si Moira ay pumasok sa opensina ni Giselle upang magpasalamat dahil kinampihan ito ni Giselle laban kina Lynette at sinabi ni Moira na dapat tanggalin na talaga ito ni Giselle si Annaline sa Apex at sinagot naman ito ni Giselle na hindi pwede dahil board pa rin ang magde-decision at kung bawalan niya lahat ng mga tao na ayaw niya na makapasok sa hospital paano na si Moira dahil malamang kasama din ito at napahiya naman ito si Moira dahil akala niya mabibilog niya ang ulo ni Giselle. Kinausap naman ni Michael si Annaline na umalis na lang sa Apex pero ang sabi ni Annaline hindi pwede dahil sa Apex siya iniwan ng kanyang tatay at sa Apex din daw siya babalikan. Samantala sa pagbalik ni Annaline sa Apex pinatawag ito ni Giselle para sabihin na nakapag-decision ng board na papatawan ito si Annaline ng sanction kaya dito na si Annaline nag-decision na mag-resign na lang sa Apex. Kaya ikaw pabor ka ba dito sa naging desisyon ni Annaline kung oo mag-like ka na at huwag mo din kalimutan mag-subscribe para hindi ka mahuhuli sa mga panibagong kwento ng Abot Kamay na Pangarap. But all will be okay.